pwede kang magtrabaho sa mas magandang job pero nandun ka sa job mo na kasi alam ko sabi mo ayaw mo nung una mong job eh. Hindi siya personally satisfying eh. Para sa yung gusto kong technical depth ng trabaho ko. Kasi mostly mechanical. I mean, malayo lang sa field ko. Hindi ko naman namaliit yung field na yun, pero malayo sa field ko talaga. Pero masaya kasi ang nag-gain ko dun is hindi technical expertise eh. Yung pagiging tao. Yung, grabe yung... Importante yung life skills. Mamaya, may gusto akong... Sige, ganito lang muna. Kasi, so, inspector ako dati sa elevator. Sa construction elevator. And makasalumuha mo lahat ng level ng tao eh. Mm. From dun sa may-ari ng building na sobrang yaman. Mm. Hanggang dun sa dun sa pinaka-basic na worker eh. Mm. And kailangan mo makasalumuha sa kanila. As an inspector, kailangan mo makatrabaho sila eh. Kailangan mo lumevel dun sa mayaman. And nilelevel ka dun sa yung dirty jobs. Pero kailangan may respeto ka pa rin sa kanila kasi tao yun eh. Oo naman. Saka pag break time, dun ka matututo. Pag nakausap mo yun, ano pong background, anong sagad eh? Ano trabaho mo dati? Ano, kamusta pamilya mo? Pag nag-ganun pre, promise, kuna na lang maglabas kayo ng alak dun sa sa barracks. Oh, grabe yung mga kwento dun. Meron nga kaming installer dati na na teacher eh. Tapos siya ng education. Ba't daw siya nag-installer? Or ano yung backstory niya? Parang natakot na siya mag-board. Mm. Talaga? Oh, and pinapersona namin siya, mag-board ka na pre, pwede ka naman eh. Mag-review ka, dito, nakabuhis ang buhay mo lagi sa construction. Oh, shit. Oh, sabi ko sa gano'n, hindi ko alam kung kamusta na siya ngayon eh. Ang hirap no, pagka pinangunahan ka ng fear before doing yung pwede mong gawin. Pero ang problema kasi nga, kung mag-take siya ng chance doon, may family na siya ngayon. Oh, shit. So, kailangan niya ng steady income. Yun yung napakahalagang point na hanggang wala ka pang dependents, take risks. Totoo. Kasi pag nag-take ka ng risk ng ganun na, I mean, hindi naman imposible eh, pero mas malaki yung at stake eh. May anak siya eh. Totoo. Kasi pagka nandun ka na, parang if you fail to provide, hindi lang ikaw yung, pating family mo. Ang laking consideration na nun. For the whole copy of the podcast, click here. Also, follow me on Spotify. Doon din yung podcast ko. Link down below. And subscribe dito. Yeah, thanks.